napangiti naman si Marie sa tinura ni Randel. Naniniwala na siyang mahal talaga siya nito dahil kahit wala siya sa tabi ng lalaki, nagagawa siya nitong protektahan. Iniligtas siya ng kaibigan nito mula kay Von at simula noon, wala na siyang naramdamang banta dahil alam niyang binabantayan siya nito. Dama niya rin na kay Randel ang hinahanap niya sa isang lalaki. Hindi lang dahil sa gwapo ito kundi may paninindigan. Nang sinabi nitong magbabago, pinanindigan iyon ng binata kahit na mahirap at feeling niya. May namumuo siyang damdamin para sa lalaki. Salamat kung ganon. Saad niya. Ngayong nakikita niya ang pagbabago ni Randel, lihim niya iyong ikinatutuwa. At tiyak, higit na matutuwa ang kaibigan nito. Ayon kasi kay Warden ay hindi ito nakikipag-away sa loob ng piitan bukod doon, ay di na rin ito naninigarilyo. Sumeryoso agad ang lalaki na nakatingin sa kamay niyang hawak nitong tila ayon ang bitawan bago tumitig sa mga mata niya. Hindi niya rin iyon magawang bawiin mula sa lalaki. Gusto niya ang init na nagmumula sa mga palad nito at kinikilig siya. Siguro, isa si Randel sa dahilan kung bakit niya binasted si Lionel. Andrea, di ba nangako ka sa akin na kapag magbago ako, sasagutin mo na ako sa pagbabalik mo dito? 2 weeks kang wala at sa 2 linggong lumipas wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Ang kasagutan mo, siguro naman, eto na yon. Ngisin ito sa kanya. Sandali niya itong tinitigan sa kanginitian. Ibig bang sabihin ng mga ngiting yan, pasado? Oo na? Excited niyang tanong. Total, sabi ni Warden, nagbago ka na as in. Wala nang bisyo? Oo na, Randel. Sinasagot na kita. Tugon niya na ikinagulat niya dahil binuhat siya nito at inikot sa ere. Gulat siyang napakapit sa lalaki sa takot na mabitawan siya nito. Yahoo! Girlfriend ko na si Andrea! Sigaw pa ng binata. Nagmamadali niyang tinakpan ang bibig ng lalaki sa hiya na may makarinig sa kanila. Ang kaso para itong sawang naglingki sa kanya bago siya isinandal sa likod ng kubo at siniil ng maalab na halik sa labi. Gulat na gulat siya sa bilis ng mga pangyayari, naka-first base ka agad ang kumag. Sa nakikita ang kaligayahan ngayon ni Marie kay Randel, parang tila wala siyang lakas ng loob sabihin na paalis na siya. Siguro sa susunod na pagbabalik na lang niya, sasabihin sa lalaki. Ayaw naman niyang masira ang araw nito. Aasahan kita sa weekends, Andrea. Babalik ka ha, mamimiss kita. Yakap nito sa kanya na tila ayaw siyang bitiwan. Paalis na kasi siya dahil tapos na ang oras ng dalaw, tinapik niya ito. Di ba ako nakakaalis, gusto mo na naman akong bumalik? Pamimiluso po niya. E kung hinahalikan kita, usal nito. Nagpalingalinga siya. May iilan pa ang naroon na dumadalaw pa sa kanilang mahal sa buhay. Nasa visiting area na kasi silang magkasintahan. Subukan mo. Paghahamon niya. At gusto mo rin? Mapanood yun itong ngiti. Kung ipagpipilitan mo, wala akong magagawa. Ngiti niya. Masarap naman pala ang kiss. Ngayon lang naman niya kasi iyon natikman. Yan ang gusto ko sa babae, walang pakipot. Pinapa kaagad siya nito. Di siya makapaniwala sa sariling mahihibang siya sa halik nito. Daman niya pa iyon hanggang sa pagtulog niya. Nahuhuli niya rin ang sarili na nakangiting mag-isa sa tuwing maalala ang nobyo at namimiss niya ito. Pangalawang araw pa lang simula ng huli niya itong dalawin pero parang gusto niya na itong makita. Kamusta si Randel? Excited na tanong ni Eliana sa kanya nang mapadalo siya sa bahay ng kaibigan. Dinaanan niya ito galing sa office. Okay siya. Alam mo kung nakikita mo siya ngayon, matutuwa ka. Di na siya naninigarilyo, hindi na rin tumitikim ng drugs at never nakipag-away. Tugon niya. Kinausap ko na si Bernard tungkol kay kuya. Ang sabi niya, iuurong niya na ang kaso nito kapag nakita niyang tuluyang nagbago ang kapatid ko. Gustong gusto ko nang lumaya si kuya. Seryosong saad nito. Mabait naman pala ang kuya mo, friend, at may isa pa pala akong sasabihin sa'yo. Aniya? Ano? Excited ito. Kami na ng kuya mo, as in boyfriend ko na siya. Masayang saad niya. Hindi nga, love mo na ang kuya ko? Friend, totoo ba to? Masayang tanong nito. Oo, akala ko nga noong una, ginagaw ko lang to para bigyan ka ng pabor, pero masarap siyang mahalin, may kabutihan sa puso niya, mabait siya. Tugon niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo, mabait si kuya at bagay kayo. Yakap nito sa kanya. Do I heard right? Boses iyon ni Bernard mula sa may pintuan papasok. Nakangiti ang lalaki na parabang narinig ang pinag-uusapan nila. Tuloy nakadama siya ng hiya.
Yes, tama yung narinig mo. Si Kuya at Marie ay... Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng kaibigan. Nako, aalis na ako, parang uulan. Bye friend, Bernard, thank you. Dinaanan ko lang talaga tong si Ileana para tingnan si baby kaso nandito ka na, aalis na ako. Paalam niya. Why don't you join us for dinner? Pigil sa kanya ni Bernard habang nakangiti. Oo nga naman Marie. Saka, di ba, sweetie, bagay naman talaga sila ni Kuya. Baling ni Ileana kay Bernard. Ewan ba niya kung ba't siya nahihiya sa mag-asawa, pero hindi naman masamang maging daan siya sa pagbabago ni Randall. Minahal niya lang naman ang good side nito. Hindi naman lingid sa kanya kung anong masamang ginawa ni Randall sa kaibigan niya. Kaya kung sakali mang babalik ito sa dati, ewan kong same pa din ang mararamdaman niya. Wala siyang nagawa na nagpaunlak sa mag-asawa. After 1 week, maaga pa nag-ready na siya para dalawin ang nobyo. Iyon din ang araw na kailangan niya ng magpaalam kay Randall na aalis siya patungong labas ng bansa. Okay na rin ang mga papeles niya maging ang papasukang company. Malaki ang sweldo at sigurado siyang makakaipon doon. Ano? Aalis ka? Paano ako? Gulat at galit agad ang nakita niyang reaksyon mula kay Randall matapos magpaalam sa nobyo na aalis at natural lang iyon. Inaasahan niya na ang magiging reaksyon nito. Nginitian niya ang nobyo sa kahinawakan ng isang kamay nito. Huwag mo na akong hahawakan, galit ako sa'yo. Sabi nito sa kanya. Tinawanan niya ang lalaki. Alam mo ikaw, ang galing mong umarte, daig mo pa si John Lloyd. React niya. Di naman ito na iwasang mapangiti. Talaga? Pero mas gwapo ako doon ah. Mayabang nitong sabi. Oo na, mas gwapo ka doon kung papayagan mo akong umalis. 2 years lang naman ang kontrata ko. 150,000 ang sahod para sa future natin tumahal. Aniyang nilangkap pa ng paglalambing ang boses. Baka sakaling makalusot. Matagal siyang tinitigan. Pambihirang buhay naman to. Akala ko nasa langit na ako. Ang saya ko pa ang iniisip na magkikita tayo sa araw na to, pero eto na pala ang huli. Nakabusangot ang mukhang sabi ng lalaki. Tinawanan niya lang ito. Hindi bagay sa'yo na kasimangot, pwede ba? Ang umiti ka naman. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at iniharap sa kanya. Please, payagan mo na ako, promised. Walang magbabago. Aalis ako at babalik na ikaw lang sa puso ko. Mangako kang pagbalik ko, makakalaya ka na. Nakikiusap niya saan. Sa halip na sumagot ay niyakap siya nito ng mahigpit. Mahigpit na para bang ayaw siyang bitiwan. Andrea, minsan na ako nasaktan. Minsan ang nawala sa akin ang babaeng mahal ko at natatakot ako sa susunod na mawala ka. Di ko kaya. Ngayon lang ako naging masaya ulit. Pahayag nito. Nauunawaan naman niya ang nobyo. Wala man siyang alam sa nakaraan nito, batid niya kung gaano ito nasaktan sa pagkakalulong ng lalaki sa droga, kaya nangako siyang hindi ito sasaktan. Ganun man, hindi siya nito mapipigilang umalis dahil buo na ang pasya niya. Tanging pangunawa at tiwala lang ang kailangan niya sa nobyo. At hindi naman siya nabigo, pinayagan siya ng lalaki at nangako itong itutuloy-tuloy ang pagbabago, at sa pagbabalik niya ay nakalabas na ito. Isang larawan ni Andrea ang pinanghahawakan ni Randall at ang pangako nito sa pag-alis ng nobya. 2 taong maghihintay siya at umaasa siyang sa pagbabalik nito ay siya pa rin ang mahal nito. 2 years later. Congrats kuya, laya ka na. Salubong sa kanya ni Ileana sa labas ng kulungan at niyakap siya. Hindi nga siya makapaniwala nang sabihin kanina ng gwardiya na nabigyan siya ng parol. Hindi lang siya kundi ang 2 sa mga kasamahan niya ang napabago niya rin sa loob ng kulungan. Si Boyong at Ilias. Kasama niya itong lumaya. Yahoo! Laya na ako! Sigaw ni Boyong na nagpaikot-ikot sa pagtakbo. Habang tinatawanan lang ito ni Ilias na sinalubong din ang asawa at anak. Yakap-yakap nito ngayon ang umiiyak na asawa sa sobrang tuwa. Salamat, Ileana. Yakap niya rin sa kapatid niya. Tunay itong napakabuti sa kanya. Sa kabila ng lahat ay di siya pinabayaan. Hindi ito nagbago ngayon, nakalaya na siya. Makakabawi na siya sa mga kasalanan niya dito. Patawarin mo si kuya ha, promise, babawi ako ngayon. Mangiyak-ngiyak niyang saad sa bunsong kapatid. Ngayon niya lang naalala ang kalupitan niya noon na halos patayin niya ito, lalo kapag wala siya sa sarili dahil sa nakadrag siya. Samantalang noon maliit pa ito, niayon niyang padapuan ng lamok. Noong nag-aaral pa sila, bubog sa kanya lahat ng nang-aaway dito. Hindi niya akalaing darating ang araw na masasaktan niya ito ng sobra. At ngayon niya lang iyon na-realize na muli siyang nagmahal.
Wala yun, kuya. Mahal kita at nagtagumpay ako. Magbago ka. Halika na. Uwi na tayo. Nagluto ako ng masarap na ulap. Ngiti nito sa kanya na iniyakap ang isang braso sa bewa. Nagpaalam na muna siya sa dalawang kasamahang naging mabuti sa kanya sa loob ng piitan. Lalo na si Elias dahil malaking bagay ang nagawa nito sa kanya para kay Marie. Hindi niya makakalimutan ang mga ito. Si Bernard, galit ba siya sa akin? Alanganin niyang tanong, kasalukuyan na ito nagmamaneho. Ang laki na rin naman ang pinagbago ng kapatid niya, mas naging matapang ito. Dahil sa ginawa niya, natuto itong tumayo sa sariling mga paa na di umasa sa kanya. Naging daan din iyon upang matagpuan nito ang lalaking mamahalin at si Bernard iyon. Noong una, oo, pero mabait ang asawa ko. At nakita niyang tuloy-tuloy ang pagbabago mo kaya napatawad ka na niya. Tugon nito. Pinalinis ko na rin pala ang bahay, kuya. 3 years ka kasing nawala. Dagdag pa nito. Ang bahay na naiwan ng parents niya ang tinutukoy ng kapatid. Salamat, pero kaya ko namang gawin niyo, nag-abala ka pa. Maiba ako, bunso. May balita ka ba kay Andrea? Tukoy niya sa kasintahan. Alam ko kasing 2 years lang siya sa ibang bansa. Dagdag niya. Simula kasi nang umalis ito patungo roon, wala siyang balita sa mahal niya. Ngumiti ito sa kanya. Mismo na siya, no? Tudyo nito sa kanya. Tinatanong pa ba yun? Yung isang araw pa nga lang, miss ko na yun. Paano pa kaya kung 2 taon? Angal niya. Lalo itong ngumiti na tila, inaasar siya. Kung usapan yung 2 years, edi 2 years. Don't worry, magpapakita din sa'yo agad yun kapag nakauwi siya. Pero kuya, dapat magtrabaho ka muna, no? Nakakahiya namang siya pa tong gagastos sa date niyo. Anito sa kanya. Nanlumo siya sa sinabi nito. Graduate siya ng 4 years course pero may kumpanya kayang tatanggap sa kanya e galing siya ng kulungan. Ba't ganyan ang itsura mo? Tanong nito sa kanya. Napakamot siya sa ulo. Sa tingin mo, bunso, makakapasok ako sa trabaho e galing ako sa kulungan? Alanganin niyang tanong. May tiwala si Bernard sa iyo, kuya. Kaya napakiusapan ko na siyang bigyan kanya ng trabaho sa kampanya niya. Masayang saad nito. Di siya nakaimik habang nakatingin dito. Ganon kabuti ang asawa nitong inabuso niya. Ni halos wala siyang masabi kundi sobra siyang natutuwa. Pagdating sa bahay na roon si Bernard kasama ang anak nito na masaya silang sinalubo. Kinamayan siya nito matapos ngitian. Salamat sa lahat, Bernard. Nasabi na lang niya wala naman talaga siyang ibang masabi sa lalaking pinagkakautangan niya ng lahat. Sa pagmamahal nito ng sobra sa kapatid niya na di niya maibigay. Ngayon niya pinagsisisihan ang masamang nagawa noon at nangako sa sariling hindi na mauulit. Nang mapag-isa siya sa bahay, inilabas niya ang mga gamit niya. Naroon pa ang baril niya at may iilan pang sachet ng droga na naitago niya. Itinapon niya ang bagay na sumira sa buhay niya at muling itinabi ang baril. Ayaw niyang makita ni Andrea ang bagay na iyon kapag dadalhin niya na ito sa bahay. Baka matakot ito sa kanya. Naroon din ang cellphone niya na agad binuhay. Sayang. Di niya na itanong kay Iliana ang number ni Andrea. Gusto niya itong makausap. Miss na miss na niya ang babae. Kinuha niya agad ang larawan ng nobya na nakatago sa wallet niya. Kinuhanan iyon ang picture at ginawang wallpaper sa phone niya. Gusto niya itong makita araw-araw. Nakahiga siya habang iniisip ito nang may kumatok sa pintuan. Excited pa siyang binuksan iyon sa pag-aakalang si Andrea pero nagulat siya. Nang dulo ng baril ang sumalubong sa kanya. Napaatras siya nang makita si Jacob at ang mga tauhan nito. Siguro naman ngayon nakalaya ka na. Magbabayad ka na ng utang mo, hayop ka. 3 taon ako naghintay at gusto ko ngayon pa lang magbayad ka na. Sigaw nito sa kanya habang galit na galit siyang hinampas ng baril. Nag-init ang bunbunan niya matapos mabalandra na agad tumayo. Nakalimutan niyang nagbago na pala siya at walang paalam na sinuntok sa panga si Jacob. Inagaw niya ang baril na hawak nitong itinutok sa kanya. Naalarma ang ilang tauhan ni Jacob ng akmang susugurin siya pero itinutok niya sa mukha ni Jacob ang baril. Sige, subukan niyong lumapit at papatayin ko tong amo niyo. Galit niyang sigaw sa mga ito kaya napaatras ang kalalakihan. At ikaw naman, Jacob, di ko nakakalimutan ang utang ko sa'yo. Pero alam mo naman galing akong bakasyon, di ba? Babayaran kita kung kailan ako magkakapera. Huwag na huwag mo lang akong tinutukan ng baril sa mukha, baka masapian ka ng kapwa mo, demonyo. Gigil niyang sigaw sa lalaki. Ikaw pang galit, Randall. Ikaw na nga itong may utang sa akin, ang kapal ng mukha mo. Pagbibigyan kita ng 1 buwan, oras na wala ka pa rin maibibigay sa akin, papatayin kita. Galit na saad ng lalaki. Patulak niya itong binitiwan.
Umalis na kayo. Ako ang tatawag sa'yo kapag may pera na ako. Saad niya na sinuntok ang isang tauhan ni Jacob na masamang nakatingin sa kanya. Oops, huwag kang papalag. Ganti ko yan sa boss mo sa paghampas sa akin ng barel. Ngisi niya na dinuro pa ito. Susugurin sana siya nito ang kaso pinigilan nito ni Jacob sa kapahablot na inagaw mula sa kanya ang barel at tumalikod ang mga ito. Sakay ng kotse na naglaho ang lahat. Kinalma niya ang sarili na pinahid ang dugo na umago sa sugat na gawa ni Jacob. Saka lang niya napansin ang babaeng nakatayo sa dikalayuan sa kinatatayuan niya. Andrea! Usal niya na agad nilapitan ng nobya tila. Nanlamig siya nang makita itong umiiyak. Masama siya nitong tiningnan. Binigo mo ako, Randel. Buong akala ko nagbago ka na. Nagkamali ako. Pagkasabi nito, itinalikuran siya. Daig pa niya ang itinulo sa kinatatayuan. Kumilos agad si Randel upang habulin ang nobya. Hindi siya papayag na hindi makapagpaliwanag. Inis na inis naman si Marie na pinaghahagis ang sana pasalubong niya kay Randel. Masaya pa siyang tinungo ang lalaki matapos ibalita ni Iliana na nakalaya na sa araw na iyon si Randel sakto pa sa pag-uwi niya. Pero maaabutan niya pala itong nakikipagbasagan ng mukha. Kailan lang nangako ito sa kanya na nagbago na at never makikipag-away, pero heto. Halos kakalabas lang nito galing sa kulungan pero bumalik na agad sa dati ang lalaki. Andrea, babe, mahal, magpapaliwanag ako. Narinig niyang tawag ni Randel sa kanya na hinabol siya at agad pinigilan sa braso. Pahablot niyang binawi ang brasong hawak nito. Inis na inis siyang makita ang pumutok nitong labi. Eto bang sinasabi mong nagbago? Kitang-kita ko nanuto ka ng baril. Bulyaw niya sa nobyo. Sinugo nila ako, Andrea. Gawa nila ito. Kung di ako lalaban, babasagin nila tong gwapo kong mukha sa tingin mo. Papayagan ko silang masira to. Eto na nga lang meron ako. Nakangising sabi nito na walang paalam na niyakap siya. Hindi niya alam kung maiinis sa nobyo pero itinulak niya ito. Okay. Aniyang kinalma ang sarili sa galit. Sino sila at anong kailangan nila sa'yo? Naiinis na naman niyang tinanong. Lumingalinga ito. Halika sa loob ng bahay, doon tayo mag-usap. Gabi na, baka mausog ka. Ang ganda mo pa naman ngayon. Ngiti nitong hinila siya sa kamay. Isa-isa niyang pinulot ang mga pasalubong para sa nobyo. Si Randel ang nagbitbit noon na inagaw sa kanya. Maglalakad ako mag-isa, wag mo na akong alalayan. Inis niya pa ding binawi ang kamay pero sa halip na bitawan iyon ang lalaki, lalo nitong pinagsalikop ang kamay nila. Wala siyang nagawa na napasunod na lang sa lalaki. Binalot sila ng katahimikan na makulong sila sa loob ng bahay. Matapos nitong ilapag ang mga dala niya ay nilapitan siya. Ngayon, magpaliwanag ka na. Hindi niya na ituloy ang sasabihin ng walang paalam na kinabig siya at siniil nito ng halik sa labi. Napahawak siya sa braso ng lalaki at pilit itong itinutulak pero nataranta siya ng umangat sa kinatatayuan. Nagpanik ang utak niya nang maramdamang dinala siya nito sa kwarto. Anong gagawin nito sa kanya? Nakadama siya ng mas matinding takot nang ilapag siya nito sa ibabaw ng kama at dumagan ang mabigat nitong katawan. Nagkukumahog na siyang sinalag ang kamay nitong humaplos sa katawan habang tila mas lalo pang nilamon ang labi niya. Di man sinasadya na paungol na siya at para bang di niya kailangan ng paliwanag mula sa nobyo dahil tuluyan na siyang sinakop ng kakaibang sensasyon. Lasang-lasa na niya ang kakaibang tamis mula sa labi nito na nagpapahina sa buong katawan niya. Maria Andrea Asenta, mahal mo ba ako? Humihingal nitong tanong habang namumungay ang mga matang nakatunghay sa kanya. Ilang beses na siyang napalunok habang tumatango bilang tugon. May tiwala ka ba sa akin? Muli ay tanong nito. Muli siyang napalunok para bang kahit anong itanong nito sa kanya sa mga oras na iyon, ay tatango siya at papayag. Andrea, mahal kita. Lahat gagawin ko para sa iyo. Kahit anong kailangan kong baguhin, gagawin ko. Sana magtiwala ka sa akin. Naantig ang puso niya sa sinabi nito, kaya napaluha siya. Kailangan na ba niyang tanggapin kung anong bad side na lalaki or mamahalin na lang ito kahit ano pa ang ugali nito? Randel, sorry kung pinilit kitang magbago pero ngayon, mahal kita. Kahit ano ka pa noon, di na magbabago yon. Ayoko lang na masaktan ka katulad kanina kaya gusto kong malayo ka sa gulo. Haplos niya sa pisngi nito. Ngumiti ang lalaki bago pinahid ang luha niya. Salamat at mahal mo ko. Ngiti nito bago siya hinalikan sa pisngi. Ngayon, pwede bang mag-advance? Pagkuha ay tanong nito, napakunot noo siya. Advance ng ano? Tanong niya, honeymoon. Pilyong ngiti ng lalaki.
Maayos ka ha. Di pa tayo na ikakasal, Randel. Saka na. Irap niya. Sige, sabi mo eh. Boss yata kita. Saan ito na marahang binubuksan ang ilang botones ng damit niya? Bawal nga, di ba? Sira ka ba? Nakikiliti niya saway sa nobyo. Titingnan ko lang. Akin naman yan eh. Nakangusong saan nito. Literal siyang namula. Huwag kang ang bastos. Mahina niya itong hinampas. Naghubad ito ng t-shirt kaya tumambad sa harap niya ang katawan nito kaya napatakip siya ng mga mata. Ba't ka ba nagtatakip ng mata? Tingnan mo para sa'yo to. Nakatawang sabi ng lalaki habang tinatanggal ang kamay niya ang nakatakip sa mga mata niya. Ayoko nga sabi. Hysterical niyang sigaw nang makita nagsisimula na ito maghubad ng pangibabang suot. Kita niya pa rin naman dahil kunwari lang ang pagtatakip niya na nakasilip. Umayos ka, uuwi na ako. Pahabol niya pang saan. Bakit sa tingin mo? Pauuwiin pa kita bukas na bukas, maglilipat ka ng gamit mo. Saka bakit ang dumi ng isip mo? Kaya ako naghuba dahil maliligo ako. Malisyosang babae. Sabi nitong umalis sa ibabaw ng kama at pumasok ng banyo. Nakahinga naman siya ng maluwag saka napapailing na inayos ang damit. Siya pa pala itong madumi ang iniisip. Ang totoo, bibigay naman sana siya konting pilit lang. Curious lang siya kung anong feeling ng ganon. Hayst, ano ba itong iniisip ko? Naibulong niya na lumabas na ng kwarto. Gutom lang yata siya. Kinabukasan, sinamahan siya ni Randall sa tinutuluyang hotel upang kunin ang mga gamit dahil gusto nitong magsama na sila sa iisang bubong. Sa hotel kasi siya dumiretso pagkagaling niya ng airport. Gusto niyang marinig ang opinyon ng nobyo tungkol sa bibilhing bahay at sasakyan. Ayaw niya kasing maging issue ang bagay na iyon sa kanila ni Randall. Alam naman niya na kadalasan sa mga lalaki ay matataas ang pride. Pero dahil may sarili namang bahay ang lalaki na naipamana ng magulang, ay iyon na lang ang ipaparenovate niya dahil medyo luma na iyon. Sasakyan na lang ang kailangan nilang ipundar magnobyo. Plano ni Randall na magpakasal sila sa taong iyon na sinangayon na naman ni Eliana at ikinatuwa pa ng babae dahil natupad ang nais niya. Siya may di inaasahan ang mangyayari, si Randall na pala ang kanyang destiny. Boss, kakain na. Sigaw ni Randall mula sa kusina isang umaga. Ito kasi ang shift ng bahay. Bilang dalawa lang naman silang kumakain at sa umaga lamang kailangan magluto dahil kadalasan. Pagkalabas ni Randall galing sa trabaho ay sa labas sila kumakain. Pumapasok na kasi ito sa company ni Bernard. Siya naman ay may inaasikasong business. Naisipan kasi nila ni Eliana magpatayo ng mapagkakaabalahan. At kasosyo niya ang kaibigan. Gumagawa sila ng cupcake at ibinebenta nilang dalawa. Neto lang nagkaroon ng maraming customer ang bake shop nila kaya medyo busy na sila pareho. 3 buwan na ang nakakalipas noon simula na nakabalik siya ng Pinas at wala na siyang balak pang bumalik ng Sweden. Andyan na boss, ngiti niya sa nobyo. Sinalubong siya nito ng malalim na halik habang inalalayan siyang umupo. Huwag mo na nga pala akong daanan sa shop mamaya, magpapahatid na lang ako kay Eliana. Habang kumakain ay saad niya sa lalaki. Ito kasi ang gumagamit ng sasakyang nabili niya. Hindi pwede. Isa pa, huwag kang mag-aabala sa kapatid ko. Pagmamay-ari ni Bernard yun. Saan nito at panayang subo sa kanya? Ano ba naman yung 30 minutes? Saka, pwede ba kumain ka na nga, huwag mo na akong gawing sanggol? Angal niya. E di, gumawa na tayo ng baby. Ngisi nito na kinulitan siya ng halik sa pisngi kasabay ng paghapang ng braso nito sa likod niya. Boss, late ka na. Ano ba? Tanggal niya sa kamay nito. Usapan nilang dalawa na walang mang-aakit hanggat di pa sila na ikakasal pero apurado ang lalaki. Sukdo lang, gapangin siya sa gabi. Handa naman siya magpakasal sa nobyo pero ayon sa lalaki, ito ang gustong gumastos sa kasal nila. Ang problema, inuuna nitong bayaran ng utang sa nagngangalang Jacob. Kaya hinayaan niya na para hindi na sila guluhin pa ng lalaki. Kinahapunan maaga pa ay, sinundo na siya ng nobyo sa shop. Masaya pa silang nagkukwentuhan habang pauwi nang may isang kotseng humarang sa dinadaanan nila. Kamusta ka, Pards? Long time no see. Nakangiti ang isang lalaking lula ng pulang sasakyang humarang sa kanila. Bumaba ito at nakangiting naglabas ng barel at tinutok sa mukha ni Randall. Si Von iyon na kalaunan ay galit na nakatingin sa nobyo niya. Nahintakutan siyang kasabay ng pag-aalala para kay Randall. Nakita niya kasi nangalit ang anyo nito. Ikaw pala, Von. Buti, nagpakita ka. May sasabihin din kasi ako sa'yo. Magkita tayo mamaya. Galit na hinawi ni Randall ang kamay ni Von sa kanilagpasan ang nakaharang nitong kotse. Randall, nababaliw ka na ba? Ba't ka nakikipagkita sa kanya?
Inis niyang tanong sa nobyo na nilingon ang sasakyan na kasunod sa kanila. Abot-abot ang kaba sa dibdib niya, damay niya may masamang mangyari. Di ko nakakalimutan ang ginawa niya sa iyo noong nasa loob ako ng kulungan. Pagbabayarin ko siya. Inis ang boses ni Randel. Hindi ka makikipagkita sa kanya, Randel. Makinig ka sa akin. Galit niya ring sigaw dito. Hindi ako natatakot sa kanya, Andrea. Saka, kapag hindi ko siya hinarap, para na rin akong naging duwag. Bukod doon, lagi niya tayong guguluhin kung galit siya sa akin, pues galit ako sa kanya. Mas malakas nitong sigaw. Randel, may usapan tayo na hindi ka na makikipag-away, di ba? Halos maiyak na siya sa takot at pag-aalala. Nakita mo ba yung ginawa niya sa akin? Tinutukan niya ako ng baril sa mukha at di ko mapapalagpas yun. Sigaw din ito sa kanya. Nasaktan siya sa ginawang paninigaw ni Randel sa kanya dahil first time nangyari iyon. Iyon na yata ang pinakamalalang pinag-aawayan nila. Sige, ayaw mo magpapigil? Kapag umalis ka, maghiwalay na lang tayo. Pananakot niya sa nobyo. Galit, hinampas ng nobyo ang manibela na sasakyan kaya napasigaw siya sa gula. Nagbago na ako, Andrea, pero hindi ibig sabihin nun. Magpapakaduwag na ako. Kung hindi siya makikipag-ayos sa akin, makikita niya ang hinahanap niya. Galit nitong saan. Di siya nakaimik kundi na natiling nakatingin sa lalaki. Pagkababa niya ng sasakyan, agad nitong pinasiba ng kotse, di nga siya nito nilingon pa. Umiiyak siyang pumasok sa loob ng bahay. Di siya nito pinakinggan, ibig lamang sabihin ni Randel. Mas mahalaga rito ang pakikipagbasang ulo. Inis siyang nag-empake at umalis. Gusto naman niyang unawain si Randel pero kung di niya ito bibigyan ng leksyon, mapapahamak lamang ito at hindi niya iyon kakayanin. Tatlong araw walang Randel na napakita sa kanya, talagang tinikis siya ng kuma. Kasi naman friend, ba't kailangan mong umalis? Alam mo yung si kuya dati pa ayaw talaga niyan na nagpapaape. Kapag nga may nambuli sa akin, lagot sila sa kuya ko. Saad ni Iliana habang abala silang maglagay ng cupcake sa box. Bumuntong hininga siya. Masama din kasi ang loob ko sa kanya. Alam ko namang di maiiwasang walang makaawa yung sanggano mong kapatid pero dapat umiiwas siya. E paano ngayon yan? Ikakasal pa man din kayo. May patampo ka pang nalalaman. Bahala siya, Iliana. Mas okay nang bigyan ko siya ng space. Baka nasasakal na rin siya sa akin dahil ako ang nasusunod sa relasyon namin. Ngayon ko lang na-realize na di pa ako ready magpakasal sa kanya. Pahayag niya. Bumuntong hininga siya. Ilang sandali pa may humintong sasakyan sa harap ng shop at bumaba ka agad ang lula noon na walang iba kundi ang topic nila. Speaking of the devil, usal niya nang makita ang lalaking papasok ng shop at malapad ang pagkakangiti na tila walang pinag-aawayan. And the devil's coming? Dugtong ni Iliana na kinikilig. Kinalabit pa siya sa tagiliran. Hindi rin niya magawang kumarap sa pagkakatitig sa nobyo nang tuluyan itong makalapit sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Matara niyang tanong na pinag-cross ang dalawang braso sa harapan. Iliana, tumalikod ka. Utos ni Randel sa kapatid habang nakatitig sa kanya. Dahilan para mapakunot noo siya. Sige. Mabait namang sumunod si Iliana na tinungo ang stockroom. Nagulat na lang siya ng kabigin nito at siili ng halik sa labi. Tulala siyang hindi man lang makapanula. Akala mo ba sa ginawa mo okay na tayo, ha? Nalukot ang mukha niya sa paghahalik nito sa kanya. Sa halip na tumugon ay binuhat siya pasakay ng kotse. Nagsimula na siya magpumiglas. Pero kampante lang ang lalaki matapos siyang ilapag sa loob ng sasakyan. Okay na kami ni Von. 3 days akong dinagpakita sa iyo para mamiss mo ko. Nakasmile pa ang lalaki. Kinalma niya ang sarili. Tama naman kasi ito na miss niya ang nobyo. Saan naman tayo pupunta? Iniwan pa natin si Iliana. Tanong niya nang magsimula na itong mag-drive. Aasikasuhin na natin ang kasal. Di mo lang alam kung paano ako nalungkot pag alis mo. Kaya pag nakasal na tayo, lumayas ka man, asawa na kita. Sa ating dalawa, ikaw ang problema. Matigas kasi ang ulo mo. Singhal niya. Tama na, wag na tayong mag-away. Isang tanong, isang sagot. Namiss mo ba ako? Alanganin siyang napatingin sa nobyo. Namiss, syempre. Pag-aamin niya nakalauna na pangiti na. Kinuha nito ang palad niya at hinalikan habang mabilis na nagmamaneho. Tuluyan na nga nagkasundo si Von at Randel dahil isa ito sa best man ng kanilang kasal maging si Alan. Naroon din ang kasamahan nitong nakalaya sa piita na si Elias at Boyo. Isa din sa dumalo ang dati nitong boss na si Jacob at ilang mga tauhan nito na ngayon ay kasundo na ng kanyang asawa.
Ipinakita lang sa kanya ni Randall na kasama ito sa pagbabago ang makipag-ayos sa mga taong nagkaroon ng atraso dito nang maiwasan ang gulo at banta sa buhay nila. At ngayon, masaya na silang namumuhay dalawa at hindi niya pinagsisihang mahalin at pakasalan ng isang bad boy na katulad nito dahil bukod sa napakasweet nitong asawa, ay may itinatago namang kabaitan. Sa paglipas ng mga taon, ay mas lalo nang minahal ang kanyang mag-ama dahil 2 taon lamang ang lumipas, ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan.